sabi nga nila, eh, 'di ba? Dito sa sinasabi ni Mayor Fritz. Punta tayo kay Mayor Fritz. Alam mo, hindi naman po tayo nagagalit, naiinis dahil sa lumalabas ang baho ng mga Tebes. Hindi yan. Sa katunayan, maganda nga maglabasan ng baho. Kaya lang, alam nyo, sa totoo lang, first, we are questioning what is the purpose of this Senate hearing na about this ano. Kasi wala na eh. Wala nang purpose itong nangyayari. Kung ang purpose nila, it's all about the investigation of Digamo, wala na. Hindi na ho, batuhan na ng putik ito nangyayari ngayon. Di ba? Kaya I think itong si Bato, medyo wala na ho sa tamang katinuan. Ika nga, katinuan in terms of hindi na ho tama yung ginagawa nila sa Senate. Tapos, ang ano pa nito, eh, wala namang kaso yung mama. Doon nga ako naiirita eh. Kung talagang merong kasalanan, kung talagang merong mga ebidensya, bakit until now, hindi pa ho kinakasuhan si Tebes? Ang nangyayari, batuhan ng batuhan ng putik. Pinuputikan lang siya, binabato ng binabato, walang mga ebidensya. Kasi tandaan natin, sabi nga eh, let's leave the investigation sa mga pulis. Let's leave the investigation sa mga abogado. Hindi ko naman sa nilalait si Senator Bato. Pero definitely, wala po siyang, naidudulot na maganda. Kasi tingnan mo, I think it's out of hand now. O, di ba? Na parang ang dating nito, binabato ni Digamo at ni Mayor Fritz ang mga Tebes. O ngayon, binweltaan sila ng ibang tao. Binabato naman sila Digamo tsaka si Mayor Fritz, di ba? Bernie, salamat po ah, Bernie. Di ba? So, anong nangyayari? This is just about politics. Siraan ng politiko. Labanan ni Digamo at ni Tebes. Kaya nga, tingnan nyo ha. Gusto ko lang klaruhin ito. For the record, this committee received a letter from Iramis Law addressed to the chairman of this committee and to the sergeant at arms. Ito po issue dito. Kahapon, merong nangyaring mga konting kiskisan after the Senate hearing. Nagkaroon ng sigawan, nagkaroon ng duruan. No? So, kaya kinokorek ito ni Senator Bato. Ngayon, tingnan natin paano niya hahawakan itong Senate hearing na ito. Aba, manlalakas talaga ng loob, ano? Nasa Senado. Ganyan nila supalpalin ang Senado. I mean, isipin ninyo. Gagawin yan sa loob mismo ng Senate building. Ha, tingnan natin. Diretsuhin ko na. I write on behalf of my client, Pastor Jerome Nalam. Saan si Pastor Jerome Nalam? One of the resource persons present in today's Senate hearing conducted by your committee, meaning yesterday. Shortly after the termination of today's proceedings, Pastor Nalam was approached by Mayor Fritz Diaz and his escorts. In-approach ni Diaz, Mayor Diaz, kasama ang mga escorts, etong sila, itong mga pastor. Sige. And was allegedly harassed by the latter with abusive utterances and malicious imputations accompanied by inappropriate gestures. This all happened inside the Senator Tolentino Hall located at the second floor of the Senate and was witnessed by another resource person in the person of Renato Lapping. We noticed that the Senator Tolentino Hall is equipped with CCTV cameras. Thus, we humbly... Kanyang po sila kalakas, ha? Parang sanay silang gumawa ng kabulastugan kahit may CCTV, no? Request that we be given a copy of the CCTV footage taken on May 10, 2023 at around 3:30 in the afternoon. Further, we strongly request unto the Honorable Senator to reprimand and sternly warn Mayor Fritz Diaz and his escorts regarding their improper conduct towards Pastor Nalam and other resource persons. For that matter, so as to avoid future conflict within this... Sa pagpapatuloy natin, ha, gusto ko lang po marinig ang inyong side.
Pakilagay lamang po ng yes kung sa tingin ninyo nahahandle po ito ng maayos ni Senator Bato or no kung hindi po ito nahahandle ng maayos ni Senator Bato. Ito pong patungkol sa Senate hearing tungkol sa Degamo case. Paki lang po. Gusto ko maaniga ng inyong mga komentaryo. Sacred halls of the Senate. We hope that this request be given immediate attention. Thank you very much, respectfully. Attorney Rosel Margaret Q. Iramis. Ikaw ito. Yes po, Senator. Nag-complain sila na hinaras sila ni Mayor Fritz Diaz? Actually, I left early yesterday so I did not witness the alleged harassment. And sila Pastor Nalam contacted me yesterday kung pwede ko pa sila magawa ng letter to request for a copy of the CCTV footage. So what happened? Mr. Chair, may I? Dali lang ha, dali. I will go to you later. Mayor Diaz, totoo yun, Mr. Chair, but the harassment is not true. I approach him, nag-abot kami doon, nakita ko siya, parang lumuhod ako, sinabi ko sa kanya, napatay niyo si Gob, pero hindi niyo talaga ako napatay. Hindi niyo ako napatay, Pastor, sabi ko sa kanya. Tapos may yung isang tao, di ko kilala, naka-brown, lumapit, siya yung sumigaw. Hindi yun, ako, sino yun? Hindi ko kilala kung ano-ano yung sinasabi niya, sir. Sinabi ko lang na, kasi si Pastor galing sa amin yan eh, ni Gob. Sinabi ko sa kanya, nakuha niyo talaga si Gob. Kasi yun ang inaano ko, Your Honor, yung mapatawag natin si Vice Mayor John Carl ng Santa Catalina. Sinabi niya sa amin na yung getaway vehicle 2 days before namatay si Gob, or 1 week ba yun, ginamit ni Pastor Nalam at isang konselor ng Santa Catalina kasama yung isa sa mga killer ni Gobernador Degamo. Yun ang sinabi ng Vice Mayor ng Santa Catalina. So nilapitan, may information din ako na... Ito, mga sumasagot, lahat no. Except isa lang ang yes, si ano na better job si Bato compared yesterday, si Angel Time Traveler. Ha? Oh, naniniwala ako talagang hindi na-handle ito para sa aking opinion, hindi na-handle ito ni Senator Bato ng maayos. Pero tama din naman si Angel Time Traveler. Parang medyo ngayon eh, medyo lang ha. Pero tingnan natin kasi hindi pa naman tapos yung hearing ngayon. No? Pero medyo. Sabi ni Chay Marquez, DDS ako pero di ko talaga maintindihan ang way ni Senator Bato. Nakahagali. Ako rin, DDS po ako. Hindi ko talaga maintindihan din ang ginagawa ni Senator Bato. Ilang binanggit na nga beses dito ni Kitty si President PRRD, si dating former President PRRD. Ewan ko kung bakit ganito. Yung nagpa-plot sila sa pagpapatay sa amin, so nilapitan ko siya kasi nung tumakbong board member to, Your Honor, sa pag-ano naman tumutulong ako sa mga gastos nito. Sinapitan ko siya, sabi ko, napatay niyo si Gob, nakuha niyo talaga si Gob. Sa Bisaya, Your Honor, sinabi ko, nakuha yun ninyo si Gob. Akuha ko ninyo nakuha, bay, katulog ko ninyong ipatpatay. Muna sinabi ko sa kanya. Pero yung sumigaw, yung isa, niluhod ako, Your Honor. Sino yung kasama niya? Naka-brown, di ko kilala. O tapos, sinigaw niya? Wag, hindi ko siya pinapansin, Your Honor. Eh. Ang yung, sabi ko, wag kang makialam dito, sabi ko, nagpakilala siya, sabi ko, barker ka ng mga TV. Tapos yung mga Degamo supporter, Your Honor, yung mga kasama namin, sila yun. Wala akong bodyguard, makita nyo. Yung kapatid ko lang lumapit, sinabihan si Pastor Nalam, nag-ano pa nga sila eh. Fist bump. Knuckles, nag-ano sila na wala lang, Pastor. Kasi ako nag-express ako, lumuhod ako, Your Honor, tinindan ko siya sa mata. This is the first time na nakita ko siya in the Senate. Kasi akala namin, kasama to ni Tomasino Alido na umalis ng bansa. Ito yung core group, Your Honor. If there is a terrorism, Your Honor, sana masali to ng DOJ. Kasi ito yung core group. Yun, tawag na naman kayo sa DOJ. Terrorism na naman. Sige, sigaw kayo kay DOJ. Kasi bakit? Alam nyo? Sinabi na ni SOJ na 99% close. So ngayon sa DOJ kayo tumatawag. Ayaw nyo na sa Senate.
kasi nabubuko kayo. Oh. Grabe naman kayo. Terrorism naman ngayon. Wow. Sila, ito yung mga core group. Dahil alam nyo, panic doon na sinabi ng 99. Anip, galing mo, Fritz. Thank you. Pastor Nalam. Mr. Ito, Chair. Ito masasabi ko dito kay Fritz Diaz, sa Mayor. Kasi nagkaroon po ng ano, ng parang duruan kahapon, sigawan. Alam mo, Mayor, Fritz, Mayor kay, in the first place, you put yourself in the position sa hindi magandang pagkakataon at hindi ibinaba mo yung sarili mo. Bilang mayor, at alam mo nasa Senate building ka, you respect the personal space. Kung nagkasigawan man, nagkaduruan dyan, o lumuhod ka man, o hindi ka lumuhod, kung nagsisinungaling ka, I really don't know bakit kailangan kang lumuhod. Hindi natin alam kung totoo. Ikaw ba talaga, preach, ay mahilig kang lumuhod? Ayan ba talaga gawain mo, paluhod-luhod ka? But then, okay, wag, kasi, ikaw lalapit sa akin, bigla kang luluhod. Abay, lintik, mapapaganon ako ha. Huwag kang basta-basta luluhod kasi ano, nakakatakot yan. Ito lang. Nasa Senate building kayo. Merong sa'yo mismo galing, ikaw nag-approach una. Merong mga Degamo supporters. Ha, sinabi mo pa lumapit yung ang sinabi dito ng company ng kabilang panig ay lumapit yung kasama yung mga escort mo. Pero sa according sa iyo lumapit yung mga supporters mo. Nilalagay mo sa posisyon ang Senate sa kaguluhan. Being a mayor, you should know that there should be personal space. Lalo ngayong mainit ang diskusyon. Lalapitan mo. Huwag kang basta lalapit. Kayo nga mag-uusap sa, dyan sa hearing, hindi kayo pwede mag-usap directly. Ibabato mo ang concern mo sa chairperson, sa chairman. Tapos niyan, lalapit ka. Abi, posible talagang magkagulo yan. Naman. Mayor, mag-isip-isip ka naman. Being a mayor, you act like one. Hindi maganda yan. Lalapit kang bigla-bigla na alam mo ba'y alingas-ngas na paluhod-luhod pa. Aroy ko. Alam mo na nga may sa'yo nagaling na binabanatan ka na may AIDS. Tapos lalapit kang paluhod. Pambira naman ak ng tete. Anyway, kung anong gusto mong lapit, delikado po yan. Pag ganyan may aligas-gas na, huwag kang lalapit sa personal space. Because people will be defensive. Tapos andyan yung mga amuyong mo. Eh kung isa dyan mag-init, andyan ang mga sabi mo nga, Degamo supporters. Isa dyan mag-init. Binigyan mo ng kahihiyan ng Senado. Yeah. Good morning po sa lahat. Morning. 100% sinungaling yung sinabi ni Mayor. Eh, may CCTV naman kung kaya nating i-request. Oh, may CCTV. Mr. Chair. Pagkatapos ng hearing natin kahapon, doon kami sa gilid naghintay. Yung halos lahat na resource person sa amin naghintay sa sundo namin para pauwi. Ang nangyari, sinugod ako ni Mayor Fritz. So, katulad nito, sinugod siya. Ang sabi naman ni Mayor Fritz, lumapit siya, nag-approach siya paluhod. Ay, hindi ko na alam kung ano totoo. But nevertheless, huwag kang lalapit-lapit. Siyempre, totoo man o hindi totoo, mamimisinterpret ka. Ano ba naman? Kailangan medyo gagagamit din ng utak. Dinuro pa niya ako. Sabi niya, kung sa Bisaya pa, nilampos mo pagpatay ni Degamo, pero wagod mo nilampos pagpatay na ako. Grabe niyong harassment para na ako, Your Honor. Kasi in-invite niyo ako dito na
Safety ako kasi nandito sa loob ng Senate. Grabe, Mr. Chair, kasi marami na yung nagpumunta. I mean, pero for the record, there was no physical contact. Malapit na yung kasi akala ko magka Senator ba to? Okay, for the record, alam ko sasabihin mo for the record lang naman. May physical contact ko wala. Huwag kang nag-a-approach. Nang ganun-ganun. Dalawang partido magkainitan. Lalapit ka nang ganun. Talagang magka-class na kasi marami na yung mga sumabay na sa grupo nila So, makita yan Mr. sa CPR, Mr. Chair. Yes. Tapos wala, hindi siya po invited. Nang pasok, nagsasalita eh. Ito talagang mayor na to. Maasta ka ngang mayor? Sandali lang. Patabusin natin. Very irresponsible action o gesture ng isang mayor. Tapos, lumapit pa yung kapatid niya. Sabi niya yung kapatid niya, si Junde, konsehal din ng... May nakapasok. ...ng Seaton. Sabi niya, bakit niyo ganito, may ganito, magkasama naman kita. Sinabihan ko nga si Mayor, kung may problema ka sa akin, dun sa Senate niyo, kasi sa alam ko, si Senator Bato lang ang pwedeng marinig kung anong gustong iparinig niyo. Bakit? Sinusugod niyo ako dito. So, Mr. Chair, talagang feeling ko parang nung nangyari yun, parang hindi ako safe sa nangyari. Kasi si Mayor, kung tutuusin, Mr. Chair, yung backup niya doon sa Negros, hindi bababa ng 10 backup. Una, tanong, legal ba yan? 10 backup private army na yan. Tanong Coach Oli, bakit? Hindi rin ba ganyan si Tevez? I really don't care. Kung ang backup ni Tevez ay wala, 1, 10, or 1,000,000. Ang punto rito, sabi nga ni Kitty, pareho silang warlords. Huwag magmalinis. Kahit ako dito, takakabahan ako, i-approach mo ko, ang dami niyang backup, kasama niya pa yung mga Digamo supporters na sinakay sa C-130. Talagang aanihin siya niyan. Matatakot ka diyan. Of course, para hindi kami mapatay. Pasok ka ng pasok. Mayor Pitch, ikaw na lang chairman. Sige, ikaw na diyan. Tingnan mo na ako. Dali lang. Mayor. Okay, ano ka ba? Pasok ka ng pasok. On, isang driver lang. No? Hindi ako maniniwala nito, Mayor. I mean, Mr. Chair. Kung nakaya niya na ginawa dito sa loob ng Senate, sa lobby, I mean, dito sa office niyo, sir, pwede niyang gawin yun sa labas. Grabe, sir. Hindi ako talaga, napifeel ko talaga na hindi ako safety sa ginawa niya. Okay. So, Mr. Chair, sana naman Mr. Chair. Para sinisila ba ng puwet nitong si Mayor Diaz? Hindi makaantay. Sabat ng sabat, taas lang kamay. Patapusin nyo muna. Pag kayo haba-haba, nakakaantok ang mga pinagsasabi nyo, ayaw nyo patapusin. Senator Bato, pakiayos naman po yung mga yan. Layo pa yung sa amin, uuwi kami. For the record, Mr. Chair, ilalabas ko ito na kung ano mang mangyayari sa akin, galing dito patungo sa bahay namin, sila lang ang may alam niyan. Dali. Pidi. Pag may mangyari dito sa grupo na ito, managot ka sa akin, ha? Hindi. Sa kanila na mismo, pag may nangyari sa kanila, dumira dyan, Degamo. Baka mamaya, ibintang na naman kay Tevez.
Baka mamaya, Senator ba ito, ibintang pa yan kay Bantag. Iingat na po kayo. Ayan, dineclare na mismo sa Senate hearing mismo. O, baka kung kasansaan na naman mabintang yan, isumuko na naman yung mastermind. Magtututuro na naman kung sino-sino. Escortan mo ito. Ha? At the same, itong grupo rin na diga mo, bigyan mo ng escort. Ha? Kaya para walang mangyari. Have the floor. Mr. Chairman, thank you very much po. That's why we are here in the Senate halls, Mr. Chairman, to seek justice. Kung ang utak namin is warlord, pagkamatay agad ni Digamo, pareho naman kaming may mga kamay. Pwede namin dumiretso, magpatayan na lang kami doon. But hindi po, grabe yung pagkamatay, maraming taong nadamay. At before diyan pinatay, ang daming pinatayang leader namin. Pwede kaming makipagpatayan sa kanila. Pero never namin ginawa yan, Your Honor. Maawa, Mr. Chair. Maawa kayo sa Mistros Oriental kung magbalos-balos ang na ginawa kasi nila, Your Honor. Mr. Chair. Simula nang nag-ano kami, simula nang nag-seek kami ng justice, natural, nag-ano kami ng investigation, lahat dito, pumunta kami sa Manila to seek justice. We are very glad na may usad yung kaso. Kahit wala pang warrant of arrest or subpoena, ang ginawa nila, Your Honor, every day to assassinate our character in social media. Oh, ako, si Janice, yung lahat ng punta dito, ginawan lahat. Merong bading na ako, may AIDS na ako. Kaya nga, may ganyan ng issue, may bading ka na, may AIDS ka, tapos lalapit kang paluod. Oh, edi nakakatakot yun. Teka muna, ha? Komentaryo ako lang yung sinasabi mo. Ako mismo, ayoko ng birahan sa social media. Hindi ako pabor dyan. Pero kanino ba galing? Sino bang nagsimula? Kayo, bumanat kayo sa social media. Nag-request kayo ng Senate hearing. Normal, sasagot yung kabilang panig kung saan nyo sila binanatan. Kaya nga ang lagi naming sinasabi, Mayor, ano bang mahirap intindihin doon? Idemanda nyo, asa ng kaso? Idemanda nyo si Tebes, tapos doon kayo magbatuhan ng ebidensya. Pinagpilitan nyo yung Senate, kayo may gusto niyan, pangarap nyo yan eh. Natural, sasagot sila sa Senate din. Hearing nga eh. Ano hearing? Pagdinig. It means papakinggan mo magkabilang panig. Hindi po, tandaan nyo po sa Pilipinas kayo nakatira. This is a democratic country, hindi po to diktador. Yung gusto nyong dalawa ni Janice, yun lang ang masusunod. Hindi pwedeng ganun. Kung saan kayo nagsalita, doon sasagot ang kabilang panig. Basic po yan. Sino nagsimula ng character assassination? Kung nanahimik kayong lahat, nagdemanda kayo, doon pinag-uusapan ng kaso, doon din sila sasagot. Ala ka naman, tumira kayo sa Senate, tumira sa social media, tapos tahimik lang. Oh, diktador ka nun. Ba't hindi nyo kasi idemanda? Ang tagal nyong idemanda eh. Ang tagal ng kaso nyo eh. Gusto nyo munang patapusin tong Senate hearing bago nyo kasuhan ng maglabas dyan. Ngayon, kayo nasusunog sa Senate hearing, tapos kayo sisigaw ngayon? E di binalikan ka ng sarili mong multo, preach. May kang ano-ano yung mga sinasabi, wala namang file sa court. Okay, bakit hindi? Coming from you. Wala, kung ano-ano sinasabi, wala namang filing sa court. Magdemanda kayo. Eh kayo nga eh. Asan? Asan ang demanda ni Tebes? Papalabas pa kayo ng terrorism? Pati ang mga yan, papalabasan nyo rin terrorism sa DOJ? Look who's talking. Di kayo mag-file sa court. Yun ang ginawa nyo sa isang mayor din. Na before siya nag-run ng mayor, pinalutangan nyo na nang rapist siya. Tapos nang hindi na siya nag-ano, wala nang kaso.
So, si Gobernur Digamon nung buhay yun, tad yun sa social media. Because we don't have... Ba't hindi nyo kasuhan? Ikaw nagsasabi. O meron silang mga allegasyon, ba't di kasuhan? O ba't di nyo kinasuhan kung may ganyan din kay Digamo? The capacity of PR officer sa lahat ng networks dito sa station sa Manila, wala kaming pera ng pang ganon. Hindi kami... Wala pera. Kayo nga ang laging laman ng balita. Hello? Hindi nyo nga pinayagan si Tevez makapagsalita dyan. Pag again sa inyo yung flow, api kayo. Pero pag kayo, diktahan nyo. Hindi namin alam yung laro dito. Yung trolls, wala kaming ganun. Si Governor Digamo, tad-tad yun. Pero at the end of the day, because of their money, power, and goons, mananalo pa rin si Gov. Because sa mga ginawa ni Governor Digamo. Kaya nga namatay kasi hindi matalo. So Janice, kung alam niyo yung karakter ni Janice, strong to dito, pero pag kami lang, she is very vulnerable. Nax naman. Ha? Oh, eto na. Nilabas na ang alin? Victim card. Oh. Victim card. Matapang daw siya pagdating sa Senado, pero pag sila na, paiyak-iyak na. Oh, ayan na. Eto na. Playing the cards na. Playing the people. Playing the emotion. Nilabas na ang victim card. Iiyak to si Janice sa likod. She pretend to be strong para sa lahat dito sa likod namin. Mahirap yung karga namin dito. Gusto nyo yan. Mahirap yung karga nyo dyan. Kaya nga sinakay sa C-130 eh. Ang dami nyo eh. Talagang mahirap. Eh, sino bang gumusto nyan? Sino bang may gusto ng Senate hearing? Ako. Kayong mga nanonood. Si Tevez ba? O kayong mag-ano dyan? Ha? Si Janice tsaka ikaw? Ay gusto nyo magpasikat eh. Ay siyempre, sasagot. Strong pa may laban. Ngayon, Janice is very God-fearing person, Your Honor. Ito naman si Pastor, hindi naman pa-discredit, but marami natitik sa amin, ina-out na daw to ng UCP as pastors. O yun ang balita namin dito. Yun lang mga ano ko. Hindi mo yung demanda. Eh, ikaw nagsasabi, kung meron kayong aligasyon, ba't di demanda? O ikaw rin. Balik ko sa'yo, ba't di mo yung demanda? Ang ano ko, Your Honor, totoo yung sinasabi niya, but never akong nag-ano ng kamay, ng haras o nag-fight. Sinabi ko, napatay niyo talaga si Gob. Tapos, hindi niyo talaga ako napatay. 3 times niyo akong in-attempt. Yun ang sinabi ko. Lumod ako para makita ko yung mata niya. Pero pumunta kami dito, Your Honor, na to. Gets? Gusto mo makita ang mata ng isang tao, kaya ka lumuhod. So, pagluhod mo ganun. Wow. Harm anybody, mag-ano, iligro yan kung mamatay ito. Baka patayin na naman to ng amo niya. Kami na naman yung ano. Ganito, as the chairman of this committee, ayaw kong may mangyaring masama because of this hearing. Andito kayo. Ayaw niya may masamang mangyari because of this hearing. Kaya nga para sa akin talaga, dapat ito sa husgado pinag-uusapan. Eh. Para pakinggan natin, hindi para magsakitan, hindi para mag-away. Kaya I admonish you, after this hearing, wala na sana kayong kontak. Ha? Huwag niyong lapitan. Huwag kayong maglapit. And exactly. Mayor, ganun dapat. Walang kontakan, may hearing nangyayari, sinilapitan mo pa. Umalis na ba yung utak mo? Sergeant at Arms, oh. I'm directing the Sergeant at Arms to conduct the proper investigation. Meron man tayong CCTV dyan. Conduct the proper investigation and see to it na pag mayroong break o may lull dito or mag-adjourn tayo o masuspend ang hearing, maximize mo yung tao dito kasi ang daming tao pag isa lang dito magsuntukan, magkagulo na ito. Oh, eh. Mapapahiya tayo ng buong Senado dito pag may gulong mangyayari dito sa loob. Huwag palapitin si Rich.
building. Eh, lapit-lapit eh. They should feel safe while they are here. Palo. Hindi yung matitreatin sila. Ha? You please deploy your men, ha? Sergeant at Arms.